Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cha again. And today, may bago na naman tayo itatry na product. So, itong product na to is sikat siya ngayon sa TikTok and sa YouTube na din. Maraming nag-review itong product na to, lalo na sa TikTok. This is the Sola Foundation Primer. And this is ultra lightweight watery skin tint. So, kiniklaim nitong product na to is pwede na rin siyang foundation, primer, and sunscreen in one. So, I have here two shades, which is light beige and sand beige. Meron din silang daily sunscreen, which is yung white lang. Ito siya. But I wanna focus first sa dalawang product na to, or dito sa product na to. And it shows here that it has SPF 50+, PA++++, 18-hour coverage na din daw. First sa packaging, ito yung kanilang trial pack. Kasi meron tong full size talaga. Yung laman is 30ml. This one naman is 7ml lang siya. Good thing din, meron silang ganitong mga trial pa kasi kung gusto niyo munang i-try, pwede kayong bumili ng mas maliit lang. And this one, it retails for 149 pesos lang. Pero magugulat kayo kasi magkano ko lang ito nabili. Una kong binili is si Sand Beige noong 99 sale. And nabili ko siya ng 49 pesos lang. The next day, nakita ko itong dalawa na to, which is 39 pesos lang, dalawa na. So, kinuha ko na agad. So, malaki talaga yung matitipid ko kasi 149 pesos each ito. So, malaki na tipid natin na naman. Kasi ginamit ko yung Lazada coins ko. Sabi ko sa inyo, gamitin nyo yung Lazada coins nyo. Malaki talaga matitipid nyo, guys. So, nakalagay dito sa packaging niya, 18-hour long wear coverage, natural flawless sheer coverage, non-greasy, sweat-proof, and transfer-proof, and it has Korean black ginseng that helps brighten skin over time. So, kapag ginagamit nyo siya, mababrighten niya yung skin nyo. And it is also made from Korea. And 7ml yung laman niya. Dito sa packaging niya, makikita niyo lahat ng information ng product na to. So, sabi niya dito, glow out all day without the oily or sticky feel with our skin improving tinted primer that helps smooth skin, helps control excess oil, and conceal pores and redness. And it is lightweight, watery cream, texture easily blends like second skin for a barely there, weightless finish without clogging pores. Formulated with Korean black ginseng to help boost skin's hydration and brighten skin over time. So this skin tint provides broad spectrum UV protection to help prevent signs of premature aging. So mataas yung SPF niya, which is SPF plus PA++++. And actually, hindi ko pa talaga to na-try sa skin ko. Pero ginawan ko na to ng short video sa TikTok ko, which is sinwatch ko lang naman. So ngayon ko pa lang talaga siya matatry. And this will be a first impression review, guys, ha. So, kapag binuksan niyo siya, ganyan yung kanyang mouth. Napaka-watery na consistency nito. Wait lang. Medyo shake ko lang siya sa loob. And by the way, guys, upon opening the product, you can use it for 12 months. Dito niyo siya makikita. Ayan, ito. So, swatch ko muna si Sand Beige, which is ito yung pinaka-darkest shade. So, bali dalawa lang ang merong available shade, which is si Sand Beige and si Light Beige. Talagang watery siya. Ito yung itsura niya, guys. Sobrang easy lang i-blend nito. Yan. So, feeling ko ito yung shade ko. Yan, ganyan. Pero feeling ko, alam niyo, guys, parang nag-oxidize sa akin tong Sand Beige. Kasi medyo, yan, nag-oxidize talaga siya sa akin. So, feeling ko kailangan kong pagsamahin yung dalawang shade. So, ito naman si Light Beige. Saswatch ko na rin para hindi sayang kasi gagamitin ko na to. So, yan si Light Beige. Wala pa ako nilagay na anything sa face ko. Di ako nag-moisturizer. Di ako naglagay ng serum. So, ito na lang muna yung gagamitin ko talaga. Para makita nyo talaga, guys, tatry ko din siyang iswatch dito para mas makita nyo yung shade niya. So, ito si Light Beige. Obviously, ito sobrang puti nito sa akin. And this one naman is si Sand Beige. Ayan, sa sandwich. Oh, ayan, nag-oxidize na siya agad. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero, nag-oxidize talaga siya sa skin ko. So, pagsasamahin ko na lang itong dalawang shade. Very runny talaga yung consistency niya. Kapag nilagay nyo siya, dahan-dahan lang kayo kasi talagang bumubuhos siya. Lagay ko muna siya dito sa other side ng face ko. So, as you can see, meron ako ditong dark under eye, may redness dito. And, ayan,
try natin kung makukonsin. Pero sabi dito, it has light to medium coverage lang siya. So, huwag tayo mag-expect na full coverage talaga siya. And gagamit lang ako ng fingertip to apply this product. Okay, so guys, nalagyan ko na yung other side ng face ko, which is ito. So, natakpan naman niya yung dark under eye ko and yung mga redness dito, kung makikita nyo. Ayan. So, since medyo may pagkamat itong foundation primer na to, kailangan nyo talaga maglagay ng moisturizer bago kayo maglagay para hindi niya ma-emphasize yung mga dry area sa face. Pero as you can see guys, sobrang smooth ng finish niya. And hindi talaga siya nagka-clog sa pores. As in, kung makikita nyo yung dito, wala siyang, hindi siya nagka-clog sa pores. Na parang na-smoothen niya naman yung skin ko. Yan. Bubuin ko lang tong lahat. Lalagyan ko lang in. Maglalagay ako ng konting makeup lang. Tapos tataposin lang yung makeup ko and I'll be back. Hi guys, I'm back with my very light makeup. Naglagay lang ako ng konting blush, lip tint, and konting highlight and brow. So, ayan. So, habang ginagawa ko yung aking very light makeup, mas gumaganda siya sa skin. And medyo pinagpapawisan kasi ako kanina. So, feeling ko mas umuka siya since hindi ako naglagay ng moisturizer. Diba sabi ko sa inyo, parang medyo na-emphasize niya yung dryness sa skin ko. So, medyo habang nagpapawisan ako, mas gumaganda yung kapit niya sa skin. As in, hindi siya yung mga typical na tinted primer na kapag nilagay mo, parang dumudulas lang siya sa skin. Ito hindi. Talagang mararamdaman mo na dumidikit talaga siya sa balat mo. And it feels lightweight talaga sa skin. Hindi siya heavy. Hindi mo mararamdaman na parang may malagkit or any, basta hindi siya mabigat sa skin. And hindi rin siya nagkikake kasi medyo marami akong nilagay kanina since ang dami kong nilagay sa bakhan ko. So, inubos ko siya. And wala naman akong nararamdaman na mabigat sa face ko ngayon. Wala rin akong nararamdaman na any stickiness at all. As in, talagang sobrang lightweight lang niya. And kapag hinawakan mo yung skin mo, parang balat mo pa rin siya. Wala kang mararamdaman na kahit na ano. And tignan nyo up close. Medyo meron pa rin siyang na-emphasize dito na dryness. So, masasuggest ko talaga gumamit kayo ng moisturizer bago nyo ilagay itong product na to. So, sabi niya dito, transfer proof daw siya. So, tatry ko. Wala akong facial tissue ngayon. So, regular napkin lang yung gagamitin ko. Tingnan natin kung magta-transfer siya. So, wala. Wala nga nagta-transfer. Medyo may konti, pero very minimal lang siya. Hindi talaga siya sumasama sa tissue. So, if ever magdadab kayo, kunyari medyo napapawisan na kayo, magdadab-dab kayo ng ganyan na tissue, hindi siya sasama sa tissue. Very minimal lang talaga, as in, alas hindi mo siya manonotice. One more thing about this one, pwede mo siyang gamitin as is, or pwede mo siyang gamitin before kayo maglagay ng liquid foundation niyo talaga. Ayun o, kapag hinahawakan ko yung skin ko, parang balat ko pa rin talaga siya. Wala akong nararamdaman na kahit ano sa face ko. Sobrang gaang niya lang talaga sa skin. Ayun, ang ganda. Since medyo mainit sa atin sa Pilipinas, kung gusto nyong, kunyari, lalabas kayo, gusto nyong maggumamit ng sunscreen na medyo may konting coverage, pwedeng-pwede nyong gamitin to guys. Kahit mainit, hindi kayo malalagkitan sa kanya. Very comfortable siya gamitin kasi nga lightweight. Sobrang lightweight niya. Sin. And SPF 50 PA++++ is talagang mapoprotect niya na yung skin niyo from UV rays. Kahit nasa bahay kayo, pwede kayong gumamit. I highly suggest kung nasa bahay lang kayo, gamitin nyo itong daily sunscreen, yung walang coverage. Or kung ayaw nyo naman ng may coverage, pwedeng-pwede ito guys. Ito, nagamit ko na to sa labas. As in, walang lagkit din. Sobrang lightweight din ito. I highly recommend din itong daily sunscreen nila. So, same SPF 50 PA++++. Invisible glowy finish. Walang white cast. Walang white cast as in. By the way guys, pwede kayong mag-reapply nitong primer nila every 3 to 4 hours. So, nakita ko yung review ni Mama Ann Puts nito. On top of her makeup, ginamit niya to. Parang nag-reapply siya. Okay na okay pa rin. So, feeling ko pwede nyo rin gawin yun. Hindi ko na siya gagawin kasi first impression review lang naman yung gagawin ko. I-update ko na lang kayo sa TikTok account ko. Follow me on TikTok din kasi nag-upload din ako doon ng mga short videos about makeup. Other beauty products, mga skincare, makeup yun. So, follow nyo rin ako sa TikTok, guys.
So napapansin ko talaga pag made in Korea yung mga makeup products or anything na nilalagay sa face or mga skincare, ang ganda talaga ng quality. Meron na rin siyang Korean black ginseng. Ngayon ako nakarinig nun. Foundation primer in one na meron Korean black ginseng. So, whitening effect na rin siya sa skin over time kapag ginagamit na siya. So, kung gusto niyo bumili ng full size nito, guys, meron din sila. But, I suggest bumili muna kayo nito kung gusto niyo munang matry. Kasi para kung at least kung hindi niyo gusto or kung hindi kayo hiyang, hindi kayo masyadong manghihinayang. Kasi I believe yung full size nito is nasa, magkano ba? Lalagay ko na lang yung price sa baba. Pero itong ganitong trial pack nila is 149 pesos lang. And kung gagamitan nyo siya ng Lazada coins or meron kayong mga voucher, mas makakamura kayo. So, ayun lang guys, para sa video na to, sana nagustuhan nyo and sana nakatulong. Kung gusto nyo bumili or mag-purchase nito, ilalagay ko na lang yung link sa description box, kung saan ko to nabili. And ayun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood. Please subscribe and like this video for more videos like this. Maraming salamat. See you guys again next time.